city or entire region may be endangered by a lethal agent. The conditions at your location make this a possibility. Agad binuksan ang PRC Isolation Facility sa Adamson University bilang tugon ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon sa sulat ni Hospicio Administrator Sister Maria Socorro Evidente DC noong August 28. Ayon sa sulat, mayroong 108 active cases ang Hospicio at mayroon pang higit 30 katao ang kailangan itest na classified bilang close contacts. Linggo, noong August 29, dali-daling sinundo at hinatid ng 2 negative pressure ambulances ng Emergency Medical Services ang mga COVID positive patients tungo sa isolation facility na ilang kilometro lamang ang layo sa hospisyo. Nag-iwan din ang PRC ng doktor at nurse sa pasilidad para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga pasyente. 34 na pasyente ang inilipat sa Adamson at binigyan ng isolation kits na kanilang magagamit hanggang sa huling araw ng kanilang isolasyon. Matatanda ang bumisita ang mobile vaccine clinic o bakuna bus ng Philippine Red Cross sa Hospicio de San Jose upang bakunahan ng 150 senior citizens, bedridden clients, person with comorbidities at kanilang mga health workers. Ito si Michael Torres, nag-uulat para sa Red Report. Ano po, hindi kami matay nga kasi sobrang itim ng usok eh. Paano po kayo nakapabasa? Pinakyat po kami na sa taas ng PIC namin po. Hindi naman po. Hindi lang kami kanina makahinga kasi sa sobrang kapal ng uso. Takbuhan. Kinabahan, kinakabahan po kami pa. Kala namin hindi na kami makalabas. Nandoon kami sa 33 floor eh. Mataas pa. Kaya nagsimulang sunog 24 floor. Ayon kay Bobby Rosales ng AR Bagaris Builders na natrap mula sa 33rd floor ng Nasunog Dagosali sa SM Mega Tower. Sila po sir ay empleyado ng construction firm. Since ito pong establishment, itong Mega Tower, ongoing construction pa po ito. So ibig sabihin, wala pa pong occupant. Para po lalabas yung usok. So kailangan natin magbasag ng salamin ito. SOP po yan sir. Kaagad na rumisponde at nauna ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng sunog. Alas 10 ng umaga ng September 2, 2021, nang may sumiklab na apoy sa 25th floor ng SM Mega Tower sa EDSA Mandaluyong. Ayon sa report, ay mayroong 10 manggagawa ang natrap sa gusali. Nagbutas ng bintana ang mga natrap at nagresulta sa pagbagsak ng mga bubog sa daan. Nagpadala ang Red Cross sa direktiba ni Senator Gordon ng 2 fire trucks at 4 na ambulansya na may kabuuang 29 manpower na kaagad rumisponde sa mga natrap na manggagawa sa gusali. De from 13th floor kasi, medyo mausok na, mainit. So kaya yung ibang bumbero na nakabihay, medyo hirap na yung hirap umakyat. So ang sabi kasi is nasa 20th floor pataas yung mga i-rescue na tao. Kaya naman, pero kasi lakad lang eh. Hindi kami gumagawa sa elevator to from the ground. Naka-breathing aparatos sa akyat lang. Yung iba kasi nailabas through helicopter. Kasi may yung victim na yung mga natrap, ayaw nila magpa-rescue pa baba. So yung iba sinakay ng helicopter. Ayon kay Senator Gordon, nagpadala din ang Philippine Red Cross ng 7 oxygen tanks sa mga na-rescue na workers at para na rin sa mga bombero na walang takot na sumugod upang pugsain ang apoy. Sa kabuuan, 12 pasyente ang nirespondihan ng Philippine Red Cross kabilang ang mga construction workers at bombero na sumugod sa gusali. Kabilang na dito ang security guard na nagtamo ng minor injuries. Nagtayo din ang Philippine Red Cross ng welfare desk upang magbigay ng psychosocial support at food assistance sa mga naapektuhang individual. Ben Panga, The Red Report. Ang Philippine Red Cross ay nakapagbakuna na ng 170,827 na individual laban sa COVID-19 as of September 2. As the premier humanitarian organization in the country, the Red Cross will always be there to promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable, sabi ni Senator Dick Gordon. Ayon kay Philippine Red Cross Health Services Manager Mark Abrigo, 145,411 na ang nabakunahan sa mga PRC bakuna centers, habang 25,416 na ang nabakunahan sa mga PRC buses nationwide. Sa labas ng bakuna, ang Philippine Red Cross ang nagbabayad ng lahat ng iba pang mga gastos sa ilalim ng COVID-19 vaccination program ng gobyerno.
Kasama na dito ang mga syringe, mobilization at vaccinator allowances. Upang magparehistro sa pagbabakuna, tumawag lang sa 1158. Angela Chavez, The Red Report.